Tawagin naman natin ang ating third contender ngayon from Mindanao naman, si Edward Casey and Cabo. Ayun. Hello, Edward Collins. Ay, hindi pala. Iba pala. Inayos ko lang yung puwan. Yan si Edward. Asa ka sa Mindanao? Davao po. Davao. Ah, asa sa Davao? Basta sa Davao po. Davao City mismo. Ah, oh, okay. Edward, ilan taon ka na? Parang medyo bata-bata ka pa, no? Opo, 16 years old. 16, ah. 16 ang bihira yung mga bata. Bakit? 16? Opo. Wow! Pabata ng patata yung... Patata? Pabata ng pabata. Yung mga contestant dito. Bakit? Bakit sa mura mong edad, naisipin mo sumali na tao ng tangalan? Kasi po sa pagmamahal ko sa musika. Pagmamahal ng musika. Passion niya, kumbaga. Pero meron dito na Bisaya din na pwede makausap. Oo, pwede ka. Batang-bata din siya. Jesus. Hindi, ano nga, tagasan ka ba sa Davao, Edward? Davao City po. Ah, mismo sa Davao City. Asa ka nag-skwila? Sa Kuan, sa UIC. UIC daw. Anong grade ka ba ngayon? Grade 11 na po. Oh, isang taon na lang, tapos graduate ka na. Ano ba ang kukunin, plano mong kunin sa college, if ever? Music po, music. Meron ba doon? Meron sa UIC, di ba? Opo. Meron doon. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Hindi naman siya naapektuhan ng pagkanta mo ngayon, or ganun? Hindi naman. Po, naapektuhan. Naapektuhan. Bakit naapektuhan? Kasi po, nag-excuse po kami sa school namin. Pagkatapos, pag umabot ng 17 days, idadrop pa agad nila. Ah, pag umabot daw ng 17 days, yung excuse na wala pa din, idadrop sila. Oo, oh, naapektuhan nga talaga. So sa Davao, kumusta naman yung singing career mo doon? Nagigig ka ba? Or madalas ka bang sumali sa mga singing contest? Sa school lang po, sumasali ako ng singing contest at saka sa church po. Sa church, so, okay. Kung sarali, tuloy-tuloy yung career mo dito sa Manila, ipagpatuloy mo pa ba yung pag-aaral mo? Hindi po ko sure. Parang nalilito po. Hindi pa sa sure. It's showtime!